Hello, what's up mga boss? For today's video, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng poste na hindi na kailangan na porma. Yung gagawin ko na poste mga boss, yung bilog. Dito ipapakita ko sa simula hanggang matapos yung paggawa ng pattern, paggawa at pagkabit. Dito mga boss, sinimulan ko sa pagdrawing sa pattern. Yung gamit ko dito mga boss, lapis, roller, gunting at folder. Yung ginawa ko dito mga boss, gumawa ako ng kumpas kasi maggawa ako ng half moon. Ito yung ginagawa ko mga boss pag wala akong kumpas, pag gumagawa ako ng bilog. Ang gagawin ko lang dito mga boss, half moon lang. Pagkatapos ko na drawing yung pattern mga boss, kinupit ko naman. Pagkatapos ko nagupit, dinrawing ko naman sa plain sheet yung pattern mga boss. Pagkatapos ko na drawing, ginupit ko naman. Tapos dito gumawa naman ako ng pattern para sa casing sa buhangin. Pagkatapos ko nagawa yung casing sa buhangin dito, tinanggal ko yung isang pattern ko sa isa para hindi ako gagawa ng hawakan at guide. Dito mga boss, sinukat ko yung kakabitan ko na poste. Dito mga boss, gumawa na ako ng casing na buhangin. Pagkatapos ko gumawa ng casing na buhangin, dito naghalo ako. Yung halo ko dito, 1 to, isang simento, 2 buhangin. Pagkatapos ko nahalo ng mabuti, nilagyan ko na ng tubig. Dito mga boss, nilihaan ko yung pattern kasi nakalimutan ko pagliha yung pattern. Dito sinimulan ko na paglagay ng halo. Yung halo ko dito mga boss, malabnaw lang. Pagkatapos nilagyan ko dito ng bakal. Dito nilagyan ko ng halo yung bakal na nilagay ko para hindi mag-change form. Pagkatapos nilagyan ko na ng halo na marami para mapurma na siya.
Pagkatapos na purma, nilagyan ko naman ang bakal. Dito nilagyan ko ng tawar para mas kakapit talaga sa buhos. Parang daway lang siya mga boss. Pagkatapos tinapalan ko ng halo na malabnaw para papasok talaga doon sa bakal. Dito nilagyan ko naman ang halo para mapurma na talaga. Dito mga boss, naghalo na ako ng purong simento kasi ito yung gagamitin ng papakinis. At dito mga boss, nilagyan ko na ng puro para kikinis na itong ginawa ko. Dito nilagyan ko ng purong simento na hindi basa para madali lang matuyo. Ngayon natapos na siya mga boss, dito nilinisan ko na siya. Makalipas na isang araw mga boss, tinanggal ko na siya para ikabit. Itutuyo na talaga ito mga boss. Dito mga boss, sinugasan ko ng tubig para matanggal yung buhangin na nakadikit. Pagkatapos ko nahugasan, in-street ko yung tower na nilagay ko para kakapit talaga doon sa buhos. Dito mga boss, kinabit ko na para matapos na talaga to. Dito nilagyan ko ng brace para hindi na talaga mausog yung level niya. Pagkatapos naghalo na ako para ibuhos. Yung halo ko dito 1, 2, 3. Isang simento, dalawang buhangin at tatlong graba. Dito mga boss, binasa ko yung precast na ginawa ko para kakapit talaga yung buhos. Naghalo ako dito mga boss ng purong simento para ito yung iuna pagbuhos para hindi magkaampaw. Kasi pag magbuhos kayo ng pusti, mas maganda talaga lagyan ng una ng puro kasi hindi niyo nalagyan ng purong simento, magkaampaw talaga yan.
Dito mga boss, binuhusan ko na. Ginamit ko na vibrator mga boss. Martilyo lang kasi wala akong vibrator. Mas maganda sana na matusok ng bakal pero hindi naman matusok kasi may bubong. Kaya binibrate ko na lang gamit yung martilyo. Dito mga boss, natapos na siya kaya nilinis ko na gamit yung tubig para walang makapit na halo sa gilid. Yung halo ko sobra mga boss, nilagay ko dito sa pundasyon para mas titibay talaga yung pusti kasi may sobrang halo. Ito na siya mga boss, natapos ko na pagkabit at pagbuhos. Sana nagustuhan ninyo yung video mga boss. Kung nagustuhan ninyo yung video mga boss, paki-like at share. Salamat mga boss at tinapos ninyo yung video.